Itong mga nakaraan, mga kapatid, nakita niyo naman sunod-sunod ng mga nire-reaction na natin mga balita, no? Mga balita, tong lalo-lalo na dito sa kaso ni ano, no? General Bantag, no? At sa pag-aakusa niya ngayon kay Remulla. Ito, nakita ko mga kapatid na gumawa ng video si Pinoy Mystery Channel. Ito title, no? Bakit hindi malinis ng Bucor ang Bilibid? So ito may kinalaman kay General Bantag kasi syempre siya dating hepe ng Bucor, no? So nakita ko tong video na to at panoorin natin at bigyan natin ng reaction, commentary, opinion at kung ano-ano pa mga tol, no? Kung ano ang ipepresenta sa atin ng nag-iisang PMC. Alright mga kapatid, pero bago yan, syempre sana nakasubscribe ka na kay PMC at kung subscriber ka na niya, trip mo rin yung mga ganitong klaseng reaction video, tipong nanonood ka na may kasabay kang manood ng re-react. Huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. New Bilibid Prison, ang pangunahing kulungan para sa mga kriminal ng bansang Pilipinas. Ang institusyon na nadawid dahil sa pagpaslang sa tagapag-ulat na si Percival Percy Lapid Mabasa sa Las Piñas noong buwan ng Oktubre. Dahil sa krimen, muling naglabasan ang dati ng mga ulat hinggil sa lantarang katiwalian na nagaganap sa kawanihan ng bilangguan na nasa Muntinlupa. Magugulantang ang iyong kaluluwa, sasabihin sa iyo nang nasisilip na anomalya ay hindi na mga preso na nakakulong sa loob, kung hindi ang mga nagbabantay sa kulungan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang ganda nung intro na yun, no? Yung mga katiwalian na hindi sa mga bilanggo, no, napupuna, kundi sa mga nagbabantay, mga kapatid, mga anomalya daw. Lupit ng pagkaka-report dito ni PMC, ah. Bagamat umamin ng salarin sa hired to kill kay Lapid, ang tinuturong nagpapatay ay ang sinuspinding hepe ng Bureau of Correction na si Gerald Quitalig Bantag. Subalit ang kaso ay nagbunyag ng maraming katiwalian sa loob ng Bilibid. Namataan na naman ang mga nagaganap sa bilangguan matapos ang pagpaslang sa sikat na tagpagulat. Mga anomalya na kahit anong linis ng pamahalaan ay tila nakatatuna sa makapal na balat ng kawanihan. Simula pa noong taong 2012, nung mas lalong nag-init ang mga mata ng taong bayan, nung unti-unting lumabas ang ilang whistleblowers laban sa dating Bucor Director na si Gaudencio Pangilinan Jr. Nasangkot ang opisyal sa paggastos ng 720,000 pesos sa pagkain ng mga politiko. Nagparenta ito ng kubol na may presyuhan halos kalahating milyon sa loob ng tatlong araw at gumastos ng 32 milyong piso sa ilegal na pagbili ng bigas. Kamakailan lang ay pumanaw ang naturang direktor. Taong 2014, nung inamin ng isang tagapagsalita ng Conscience of Bureau of Corrections na si Gene Randstrom ang katotohanan hinggil sa kung sino talaga ang nagpapatakbo ng Bureau of Corrections. Ito ang sabi niya. Actually, the inmates are running Bucor. How so? How so? Because they have the money. So, the money rules. Yung mga inmates pala nagpapatakbo ng Bucor, mga kapatid. Because they have the money. No? Grabe. Inmates are running Bucor. How so? How so? Because they have the money. So, the money rules NBP. Inamin din ni Franklin Jesus Bucayo, dating Bucor Director na pumalit kay Pangilinan,
Sa harap ng House Justice Committee noong Oktubre taong 2014, natalamak ang droga sa loob ng Bilibid. Nagkakaroon ng mga concert-concert, no? And tinatanong ko yan, kasi gaya ng sinabi ko, ang NBP ay pinapatakbo ng isang superintendent. Okay. So, dapat doon pala sa level nila, dapat hindi na nila pinapayagan yan. Taong 2015, isinagawa ang ikasyam na O-Plan Galugad sa pangunguna ng dating Bucor Director na si Ricardo Rainer Cruz. Nakita ang mga pinagbabawal na kubol na for rent sa mga VIP o Very Important Prisoners sa Medium Security Compound. At nabulaga sila dahil hindi lamang mga simpleng gadget katulad ng cellphones, television, video game machines, DVD players, radio ang kanilang mga natagpuan. Meron pang swimming pool, jacuzzi, grabe, mga high caliber rifles, shotgun, at libo-libong mga bala. Maganda pa sa bahay mo. Grabe, no? Jacuzzi, mga high caliber rifles, shotgun, at libo-libong mga bala. Mm-hmm. Buwan ng Enero taong 2016, ang 13th O-Plan Galugad sa pangunguna ni Richard Schwarzkopf Jr. ang nagpag-iba muli sa mga kubol sa Quadrant 2 kasama sa Building Number 14 na nasa Medium Security Compound. Nakatagpo ang grupo ng isang swimming pool sa tuktok ng kubol ni Jeremy Pino, isa sa mga Bilibid 19. Ooh. Dito din nahuli ang isang Peter Co. na may nakatagong perang higit sa 100,000 piso. Ooh. Bukod doon, natagpuan din ang isang studio setup na ginagamit ng isang Herbert Kulango upang mag-record ng album. At ito yun, no? Gumawa pa ng music video. At ito rin yung nagkwento sa Kongreso dati na nagko-concert pa, mga tol. sa loob ng Bilibid, no? At yung isang bilanggo ay nagko-concert, mga tol. Dito rin ginagawa ang pag-areglo sa mga concert sa loob ng NBP. Napag-alaman ng publiko ang malaking kontrobersiya na maraming sikat na performers ang bumibisita sa Bilibid. Pinatunayan naman ito ng isang ex ko na si Herman Agoho. Kantahan, palaro po. Bandang, gano'n? Meron po yung shape na palaro, yung may mga premium konti. Noong taong ding iyon, 2016, hinirap ni Kulango ang kinaukulan sa Senado at umamin na bukod sa musika, nagpapatakbo rin ito ng isang prostitution din para sa ibang VIP. At ito ang sabi niya. Noong nandiyan na po ako sa Maximo, ay ginawa ko talaga ng parang Ruas Boulevard. Kung lahat, kahit walang dalaw, ito po, sabihin ko na lang po sa inyong lahat, sampung model, binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko rin, magkano lahat yun? Tag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 70,000 to 75,000. Mayroon po akong hotel na parang rest house po. Aircon, may kama, may shower, kompleto po yan. Ayon sa mga ulat, nakakapasok ang mga babaeng tinatawag na tilapia o bangus. Ooh. Dahil nagpapanggap ang mga ito na asawa ng mga inmates. Ooh. Pero madalas, ang mga gwardiya ay binabayaran. Sa katunayan, isang artista at model ang umamin sa aliwang nangyayari sa maluhong kubol ng isang Vicente C. Antagal bago kami nakapasok. Tawag kay Vicente, ganyan. Every time na papasok doon, sa gate pa lang pinasusundo niya na ako sa kanyang kasama ko. So, walang humarang sa amin. Yung kwarto niya, may sarili siyang kontador. Meron siyang, yung room niya, sa pagpasok mo, meron siyang LED na talagang ang laki. Tapos yung kama niya, parang talagang ano, parang nasa hotel. Na may CCTV camera sa baba. Dala lang ha, with the transportation and everything, 5 to 10,000. Pinatunayan ni Congressman Romy Halushos sa isang panayam na ang mayayaman sa Bilibid ay pwedeng magpatayo ng sariling kubol na ginagamit sa pagbenta ng droga at pambababae. Pinahayag din na yung mga piniling VIP inmates na may pera ay maaaring makalabas-masok sa kulungan. Imagine nyo na lang, mga tol, isipin nyo na lang, no?
Itong mga bilanggo, magagawa ba nila yung mga gusto nilang gawin? Kahit may pera sila, di ba mga tol? Na, syempre, nasa isang bilangguan sila eh. Dapat hindi gumagana ang pera dyan. Kasi syempre, sa outside world ang pera mga tol. Pero nagagawa nilang makapagpatayo, magpasok ng kung ano-anong halimbawa na lang mga gamit sa construction, yung mga gamit sa recording, sa jacuzzi. Imagine nyo, may jacuzzi, may bathtub. May ipapasok, ipinapasok yun sa ilalim ng lupa, sa ibabaw. Diba syempre ipapasok yan mismo, dadaan yan sa mga security. Pero paano nakakapasok yan? Alam nyo na mga tol kung anong sagot. Diba? Basta bayad ang gwardiya. Mm-hmm. Pero yung mahihirap, kahit may sakit at sobrang tanda na, ay hindi mapalabas sa ospital. Kahit mamatay pa ang mga ito. That's the sad reality mga tol. Pera-pera lang yan. Bakit hindi malinis ng Bucor ang Bilibid? Mm-hmm. Magandang tanong, no? Mula kay PMC. Bukod sa mga babae pang aliw sa mga VIPs, talamak din dito ang paggawaan ng shabu at pagbenta ng droga sa labas ng preso, katulad ng ginagawa dati ni Ruben Tio. Ito ang pahayag ng kinauukulan. Binanggit mismo ni Ruben Tio na yung items niya ay galing sa National Bilibid Prison. Doon niluluto. Sabi nga niya ano, no, Senator Robin, mga kapatid, saksi daw siya eh. Ayon sa mga ulat, sa building number 14 nakatahan ang maraming big time na drug lords. Pero marami ding transaksyon sa droga ang nagaganap sa ospital na nasa loob. Pinatunayan din ito ng dating presidenteng Duterte. I connected sa Bilibid Network through one kapampangan who is detained at the MVP. That this structure is operated, is connected to Bilibid Network. You're correct. I am, sir. You are correct. How, sir? Ang operator, the drug lords are there inside. Data po at hindi gaano kadali maglabas ng droga mula sa loob. Pero nasagot na ito ng mga VIPs. Ibinulgar ni ex-Bucor Director Santiago kung papaano na ilalabas ang mga illegal na droga upang ibenta sa publiko. Yung accounting system, di ko malam kung ano nangyari. Mm-hmm. Sobrang preso namin no, sa actual na convicted na dapat nandun eh. Uh-huh. May nakatira pala sa loob eh. Nakatirang? Nakatirang hindi preso. Oh. Siya yung no, naglalabas ng epektos. Eh, galing ka sa loob. Oh. Eh, di tuloy-tuloy. Oh. Eh, yun ang mga courier, yun ang nagdadal. Dahil doon niluluto sa loob eh. Ito mga convicted na to mga kapatid na ibig sabihin nahatulan na no, napatunayan na ng hukuman na sila ay lumabag sa kasong ganyan kaya sila na-convict mga kapatid kaya nga tinawag silang drug lord eh, no? Kung meron lang tayong ano no, capital punishment na tinatawag no, at yun ay naipapatupad, wala sanang ganyan. Kasi syempre kapag nahatulan ka na ito yung kaso mo, mabigat na kaso to, ang parusa sa iyo ay bitay. Sa tingin niyo makakapagluto pa ba yan diyan sa loob? 'Di ba yung trabaho nila, yung ginagawa nila rito sa labas? Eh dahil nga mayayaman sila, eh kaya nilang gawin sa loob. Mga tol, eh kasi ang parusa lang naman sa kanila pagkakakulong eh, 'di ba? Eh di doon nila gagawin yun, buhay mayaman pa rin sila. Maliit na nga lang ang mundo nila dahil nadudun sila sa loob, pero lahat ng gustuhin nila, lahat ng pagkain na gusto nilang kainin, lahat ng kasiyahan, kalayawan, 'di ba? Nagagawa nila diyan dahil sa pera, mga tol. At ang maganda noon at ang matindi pa doon, na ipagpapatuloy nila yung hanap buhay nila sa labas kahit na nasa loob sila. Kasi nga ang parusa lang is pagkakakulong. Pero kung meron tayong tinatawag na death penalty, yung mga kapatid, bitay, 'di ba? Ay hindi sana, no? Anong masasabi ninyo tungkol diyan, mga tol? Isa sa mga gang leaders na si JB Sebastian ang pinatawag sa house hearing hinggil sa illegal na droga at ito ang kanyang sinabi. Bagamat noong una ay mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta at paggamit ng shabu sa aming pangkat, nang dahil sa may katigasan ng ulo ng aking mga kakosa, napatagong bumili ng shabu sa ibang pangkat na madalas pang pagsisimulan ng away, napagpasyaan ng mga nanunungkulan ng komando na magpasok at magbenta na rin ng shabu sa aming mga dormitoryo upang maiwasan na ang kaguluhan.
nung namatay si Sebastian buwan ng Hulyo 2020. Pinutakti ito ng mga kontrobersiya dahil marami ang naniniwala na sa pandemya ang mga gustong ipapatay ay dinadala lang sa mga kulungan ng PDLs na mayroong sakit na COVID upang mahawa. Mm-hmm. At doon hindi binibigyan ng gamot at pababayaang mamatay. Mm-hmm. At para walang ebidensya, ikikremate agad ang mga bangkay. Mm-hmm. Pinatunayan muli ng dating pangulo ang mga gawaing hinggil sa ilegal na droga. Ito ang kanyang sinabi. Itong sa drug war, I started to embark on it. O, kita mo ngayon lumabas. Few, after this, you listen to the continuing investigation. Diba sinabi ko sa inyo, the drugs was being operated inside the penitentiary. Sabi ko ba, election, saan tayo makakita a country allowing the drug syndicates to operate inside the munting lupa at directing the traffic? Only in the Philippines yan. Ayon naman kay Attorney Eric Isidoro, dating miyembro ng NBI Region 12, na marami talagang katiwalian ang nagaganap sa loob. Ang hindi lang maganda doon yung may pumapasok na mga droga, may mga prostitute, saka yung mga alak. Kalaunan ay nasangkot din ng opisyal sa pagiging protektor ng ilegal na droga. Patunay lang na malakas ang impluwensya ng mga VIPs sa kahit na sinong otoridad. Ito ang ibinulgar ng dating Bucor Director na si Ricardo Macala. Lahat ng naroon sa loob, pwedeng maging alipin noong drug lord, gawin niyang tauhan. Makakapamili na yon ang ng kung sino dapat. Lahat yun, 80% yun ay maaaring matuksong sapagkat sa panggayong pangaraan, kikita sila ng salapi. Ilang taon lamang ang nakalipas nung umupo sa pwesto si Director Gerald Bantag sa pangunguna ni Major General Guillermo Eliazar, nasaksihan ang isa sa pinakamalaking paggiba sa mga magarbong kubol sa gilid ng maximum security compound. No? Yun ang dahilan. Pinutol ko lang saglit mga tala. Yun ang dahilan kung bakit nagustuhan din ng mga tao no, si General Bantag at sinusuportahan siya ngayon. Kasi nasaksihan daw eh. Sa pangunguna ni Major General Guillermo Eliazar, nasaksihan ang isa sa pinakamalaking paggiba sa mga magarbong kubol sa gilid ng maximum security compound noong 2019. Nag-red alert sa Bilibid dahil sa pagwasak ng mga kubol ng ilang libong mga preso sa Quadrant 1. Dinumog ito ng mga AFP at SAF sa loob mismo ng Quadrant upang salubungin ang nahahantong nakaguluhan. Tama lang naman silang malungkot. Talagang pinaghirapan nila yan. Pero illegally. Pinabayaan kasi nila. Ngayon kung hindi pinabayaan yan, hindi tumayo yan. Ano sana ang ano sa manang loob nila? Wala sana. Mm-hmm. Diba? Pinabayaan eh. Ginastusan na hindi naman dapat. Dapat ang gobyerno ang nagpapatayo noon. Hindi sila. Sa kasalukuyan, dahil sa pagpaslang kay Percy Lapid, nasuspindi si Bantag at nag-aayos ngayon ng pangontra sa malaking gusot na nakasangkutan ito. Marami ang nagsasabi na hindi malutas-lutas ang katiwalian sa New Bilibid Prison dahil sa impluwensya ng salapi, na kahit ang malinis na opisyal, mga artista, models, performers ay hindi makatanggi sa maluwang pamumuhay na ginagamit pang suhol ng mga very important prisoners sa loob ng Bilibid. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na ang pinagkakaperahan ng mga tiwaling opisyal ay mga kriminal. Subalit ang resulta nito ay mas masahol. Dahil kahit nakakulong ang mga ito, patuloy pa rin sila sa kanilang pambibiktima. Mm-hmm. Imbis na matuto sa kanilang ginawang kasamaan, ang pagkonsinti ay humahad lang sa pagtahak ng mga nito sa matuwid na pamumuhay. Yun. Marahil sa hinaharap, masasaksihan ng sambayanan ang tuloy ang paglinis ng Bucor sa Bilibid. Hindi lang pag-ayos sa mga nakakulong, pati yung mga nagpapatakbo ng kulungan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.
Alright mga kapatid, napakalinaw naman na kasagutan kung bakit hindi malinis ang Bucor, ang Bilibid Prison mga kapatid. Ang number one reason mga kapatid is pamamagitan ng easy money mga tol. No? Kontrolado ng mga drug lord sa loob mga kapatid, ng mga mayayamang tao sa loob mga tol. Kahit yung mga dapat ay nagpaparusa sa kanila o nagbibigay ng leksyon sa kanila, mga nagbabantay sa kanila. Kasi kaya nga, ano ba yung lugar na yun? Di ba kulungan yun ng mga nagkasala? Nahuli, nahatulan at ikinulong doon. Though may mga nagsasabing di man lahat. Eh, hindi naman natin sila tinutukoy. No? Ang tinutukoy natin dito mga tol is yung mga sinasabing convicted drug lord. Ibig sabihin mga napatunayan na talaga namang sila itinuturo at merong katunayan na babanggit ang mga pangalan nila na ito yung mga promotor, mga pasimuno ng mga pagbebenta ng mga ipinagbabawal. Pero nandoon na sila sa loob para daw turuan ng leksyon, 'di ba? Kaya nga ikinulong, parusa 'yun eh, 'di ba? Kaparusahan 'yun eh. Pero andun sila sa loob, namumuhay pa rin sila ng hari, bilang hari mga tol. At kahit yung mga opisyal o yung mga itinalaga para magbantay sa kanila, nagiging tauhan nila mga tol. Yun ang lumalabas dito sa video to. Nagiging tauhan nila sa pamamagitan ng pera. So paano nga naman malilinis yun? Hanggang sa dumating ito si General Bantag at nasaksihan daw ng lahat ang malakihang paggiba sa mga magagarbong kubol mga tol, magagarbong kubol, no? So ano masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin mga tol? Comment down below at syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Bago tayo magtapos mga kapatid, konting shoutout lang dito sa ating mga kaibigan na nag-comment sa last video natin mga kapatid. No? Juliana Ilaga, shoutout sa'yo. Baka ang tinutukoy na tanda ay si Sec Boying Remulla dahil ang sasakyan na kumuha ng video ay sa DOJ. Ooh! Mm-hmm. Ayaw ko mag-comment dyan. Rode Hankins, hala, dagdaga ng penalty kay Dilima sa pagbibintang. Okay ka talaga, Senator Harry Roque. Believe na believe ako sa'yo. Pero hindi mo pwedeng dagdagan ng penalty. Kasi nga, sabi nga ni Harry Roque, wala naman daw binanggit na pangalan. Alright? Yun kasi mahalaga dun mga tol eh. Mag-akusa ka na mag-akusa, basta huwag kang magbanggit ng pangalan. Diba? Shoutout na kay Buddy Buds TV. Salute, Spokes Harry Roque. Salamat kapatid ni Shobaldi. Naulang po ako nag-comment. Silent subscriber mo ako. Lokal ng Bago Bantay. Uy, salamat. Salamat. Shoutout din kay Maria Jenna Poledo Shepherd. Hi Shobaldi and family. Greetings from New Zealand. Tagahanga mo ako. Uy, maraming salamat din po. Kaya shoutout kay Grace Habagat. Sabi niya, 4:45 ang ibig sabihin, Boss D. Ano na bang nangyari ngayon? Uli, nalilito na ang madlang people tungkol dito, lalo lang kumukunot ang noo. Well, mga tol, no, tayo nag-aabang lang din sa mga bagong balita para bigyan ng reaction video. Alright, so hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!